kasan din naman. We will stand. Title niya po is We Will Stand. Sometimes it's hard for me to understand why we fall away from each other so easily, even though we are walking the same road, yet we build dividing walls between our brothers and our sins. But I don't care what people you may wear. If you believe in Jesus, you belong divine with me. What we share is all I care to see. If we will change this world forever, you will join with me. Amen. As long as there is love, we will stand. Amen. Sister Nimpa and Sister Pretty May. Baba.
to what God's promise for today, I'll say amen. And He's the living God in us, a present plan. Cause it's not I was, not I will be, but I am. I love to think about the future sabi ng ating Panginoon. I am that I am. Amen? Palakpakan muli natin ng Panginoon sa umagang ito. At magpapatuloy po tayo. Dadako na po tayo sa mga bisita natin sa umagang ito. Atin silang i-acknowledge. Amen? Brother Rosel Banclos and Carlo Reyes, invited by Brother Jong Banclos. Andito po ba sila? Pakitayo lamang po para... Amen. Oh. Sister pala, Sister Rosel and Brother Carlo Reyes. Okay? Goromeo and Cauba family from La Union Church. Ah, sila po yung nagandog kanina. Salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong pagbisita sa aming bahay-sambahan. Nawa, hindi ito ang huli na inyong pagdalo sa amin. Janice and Miriam Penera, invited by Brother Bert at Cole. Sila. Amen. Bless you. Okay. Announcement. Okay, magpapatuloy po next year, January 5, 2016, ng Men's Devotion and Overnight Fellowship. Okay, first Tuesday of the month at 8:30 p.m. So, wala pa tayong mga title? Meron pa. Okay, so, i-ano na lang natin by Wednesday yung ating mga topics regarding sa ating fellowship. Okay. Okay, dadako na tayo sa mga celebrants, celebrators this week. Hanggang papasok na yan ng New Year. Okay? Romans 8:22, when I offered my one and only son, I gave you the best gift I could give. Hallelujah. Third. Sister Jessa Dumano. Ngayong araw yan, December 27. Thank you, Lord. Brother Jerome DePaul. Brother Kenneth Evasco, Monday, November 20, December 28. Okay. Sister Divine Cabrera, Tuesday, December 29. Okay, 29 then, Carlstein Olala, Lord. Sister Irene Talukay, December 30, Wednesday. Brother Lemuel Redondo, December 30 then. Okay, Brother George Saison, December 30 rin.
Sister Bernadette Tagloco. New Year, January 1, Friday. Sister Marlene Pacaira, January 2. Saturday and then okay. Your birthday and God bless you. Giling Brother Joseph, mag-pray sa ating mga celebrators, ating offering. Hallelujah. Bless you. Amen tayo, manalangin. Muli mapagpala nga kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito. Ikaw po ang Diyos na nagpagtagumpay sa amin, Panginoon, sa buong isang taon. At narito po muli, Ama, kami po ay Lord, na nagdidiwang, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso dahil sa natanggap namin, Panginoon, ng mga pagpapala. Lord, kung paano ang taon ay lumipas na mabilis, Panginoon, narito ang aking mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan, naway ang lumang pagkatao, Panginoon, na Lord God, naway Lord, mabilis ding mawala, Panginoon, at Lord God, na aming maranasan, Panginoon, ang isang bagong tao, Panginoon, bagong nilalang na nandoon sa iyong kaisipan, O Lord God, ang mahayag sa mundong ito, Panginoon. Tinataas ko sila na higit mong ilapit sa iyo, higit mong, Lord God, paranasin, Panginoon, ang makapangyariang gawa sa kanilang mga buhay. Gayon din sa bawat isa, Panginoon, ng mga kapatiran sa amin, Panginoon, na Lord God, na nagsusumikap, Panginoon, sa aming mga sarili, datapot alam namin, Panginoon, tanging gawa mo lamang sa aming mga buhay ang tutugon ng lahat ng Panginoon, Panginoon, upang kami mahubog, Lord, mag-level up, Panginoon, tumaas ang pananampalataya, Panginoon, sa sukat, Panginoon, na ninanais mo sa bawat isa sa amin. Lord God, ikaw po ang nagpapala, ikaw po ang tumawag, ikaw ang lahat ng ito, Panginoon, na gumawa sa aming mga buhay, kaya mangyayari po ayon sa iyong dakilang salita. Gayun din po, Lord God, aming tinataas ang mga kaloob na, Lord God, na sinimpan ng iyong mga anak. Dalangin ko po, Lord God, na ito'y pagpalain mo, gayun pang magamit sa tamang kaparaan ng Panginoon, at Lord God, ikaw po ang higit na tumugon naman sa mga nangangailangan din, Ama. At Lord God, alam po namin, ikaw ang source ng lahat, ikaw ang Jehovah Jireh, ikaw ang Jehovah Rapha, ikaw ang lahat, Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga bagay nito para sa aming buhay upang abutin namin, Panginoon, ang kasakdalan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, ikaw mo po yung pagpapala. Gayun din po, Lord God, ang iyong lingkod na gagamitin namin ang pinagkakaisahan, Panginoon. Lord God, gamitin mong makapangyarihan at paintulutan mo po na ang bawat isa, Panginoon, maparoon sa Espiritu, O Lord God, upang higit naming madama, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, upang higit namin malasap, Panginoon, ang sarap sa aming mga kaluluwa, ang iyong mga salita na nahahayag sa kapanahonan. Maraming marami pong salamat, Ama. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang may taas at madakila, dahil ikaw ay karapat-dapat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Two hands, one heart. Habang nagbibigay tayo ng may kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Dahil siya ang unang nagbigay sa atin. Kanyang buhay ay binigay sa atin. Chorus. My heart, not just a part, I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you.
Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, you made this hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give to you. Amen. Pagpalaki ng Panginoon. Siya ang palakpakan sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Amen. Tatako na po tayo sa salita ng Panginoon. At nais ko pong tumayo ang bawat isa. Ating awitin ang He is here. He is here. Para sa huling mensahe ng Panginoon sa taong ito, bigay natin ang lahat-lahat sa Kanya. Tuon ang ating isip at ating puso. Pagkat siya'y narito sa umagang ito. He's here. Alleluia. He's here. Kilala ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. At kami nagpapasakop sa iyo, Ama. Panginoon, nawa ay lukuban mo ang bawat isa ng banal na espiritu mong ito. Hindi lamang bilang isang gift, Lord. Hindi lamang bilang isang inspirasyon. Kundi lumukob ka ng may habag. Lumukob ka ng merong
kapangyarihan para bumago. That we don't just get inspired, we don't just get blessed, Lord, by what we hear and what comes upon us, but we get converted, Lord, and changed from our soul. Hallelujah. At makita namin, Panginoon, kung ano ang sakdal na kalobo mo sa aming buhay. At magawa namin sumampalataya. Hanggang sa Panginoon, kung ano yung pinahayag mo at pinakita mo, ay maging kaisang kaisa namin. That we become the very message that we preach. We become the Word made flesh in this day. Linisin mo aming buhay. Kami na parito ng may lubos ng pagpapakumbaba. At hiniling namin, Lord, na mangyari ang iyong sakdal na kalooban sa kalagitnaan ng iyong mga anak, Lord. May you just meet every need as you commit the service into your hands. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Mari tayo magsiupo. Sandali. Ngayong gabi. Ngayong umaga. Amen. Can we say praise the Lord this morning? Praise the Lord! Amen. Yun, dapat mas malakas yung masabi yan kaysa sa akin dahil medyo malat ako. Pero yung pagkamalat ko, hindi ahad lang para magpuri, maglingkod sa ating Panginoon ngayong umaga. Good to see Brother Bert with us. Salamat sa ating Panginoon at marami tayo ngayon. Rahil, meron pa ibang mga bisita tayo, mga kaibigan, mga kapatiran na nasa ibang lugar na namamalagi. Pero ngayon ay tinulot ng Diyos na makasama natin sa pananambahan. Si Brother Lloyd, na anak ni Sister Sabet, ay narito ngayon. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi man siya palagi nandito, pero itong si Brother Lloyd, palaging may communication sa akin yan at nanghihingi ng prayer at nag-appreciate sa ministry. So, Lord bless them. Sila po ay medyo malungkot ngayon dahil ang tiyahin niya, I believe, o Lola, ay kinuha ng ating Panginoon. Kaya nandito siya at pupunta sila sa libing mamaya bago pa matapos ang service. Marahil ay kailangan umalis ng ating kapatid. But we're happy, amen, for this fellowship. Amen. Hallelujah. At you know why we're happy for this fellowship and we enjoy the fellowship? Because we're part of the mystery that we're talking about. Amen. Kapag ka nagpa-fellowship ang mga tao, nang hindi sila pare-pareho ng hurts. Hindi sila pare-pareho ng page na kinaroroonan. Hindi maganda yung fellowship nila. Diba? Magkakainisan lang yan, mabubor lang yan, hindi magtatagal ang kanilang pag-uusap. Pagka nagkahiwa-hiwala yan, may tampo sa isa't isa, may dalang ngit-ngit at lahat. Pero pagka nakakaunawaan kayo, when you're part of each other, and you are the fulfillment of the prophecy in Ephesians chapter 3, verse 9. Hallelujah. That this is the mystery, the fellowship of the mystery. You see, mahiwaga tayong mga tao eh. Bakit? Kasi mahiwaga yung Diyos nating pinaglilingkuran. Pero, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ay bahagi natin. O tayo ay bahagi niya. At pagka tayo nagkasama-sama, amen, medyo mahiwaga ang ating, you know, pinag-uusapan doon sa mga hindi kasama. Sila yung nalilito at naiinis at sabi, ano ba itong mga ito? Mga kulto siguro itong mga ito. Because they're not included in the fellowship of the mystery. But we are in this fellowship before the foundation of the world. Hallelujah. Because we are all part of His mind. Part of that mysterious God that has been made plain. Amen. In this day. Amen. Napaliwanag na, naipahayag na, pero hindi pa rin maintindihan ng mga taga-sanlibutan. Nagpakilala na ng gusto, pero yung nakakaunawa ay yun lamang mga bahagi niya before the foundation of the world. Diba? Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga pariseo at saduseo, amen, ay ang linaw-linaw na nakikita na lahat ng mga prophecy tungkol sa Mesiya ay tinutupad ni Jesus Christ, pero ang sabi pa rin nila, si Beelzebub ito eh. Sabi pa rin nila, he's a madman. Amen, may tama itong lalaking ito. He's crazy. Hallelujah. Pero minsan lang makita ng babae sa balon yung manifestasyon ng hula. Ang sabi ng babae, I perceive that you are a prophet. At hindi lang yun, tinaas pa ni Lord, nag-evolve yung kanyang, hallelujah, pagkakilala. Ang sabi ng Biblia, ang Mesiyas, pag dumating, gagawin niya mga bagay na ito. In other words, are you that Messiah? Minsan lang yung nakita. Bakit? He's part of the fellowship of the mystery.
Hallelujah! May hiwagang natupad sa kanyang panahon. Hiwaga na hindi maintindihan ng dating sabi, merong birhen, amen, na maglilihi at magsisilang ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan, amen, na Jesus. At lahat sila nag-abang. Lahat ng mga birhen ay naghanda. Baka ako yun. But came, the Lord came according to the word in His own way. At nung mangyari yun, lumaki siya at lahat, amen, hindi po siya nakatago. Siya'y nakalantad sa publiko. Pero yun lamang mga binigyan niya ng paningin na nakakaunawa at nakakakita ang nakakilala sa kanya. Because He has come. Amen? Hallelujah. Para ano? Para ipunin yung mga nawalay sa kanya. Bakit nawalay? Kasi dating nasa kanya. Hindi ka mawawalay kung wala ka naman sa kanya dati pa. Paano ka mawawalay kung di ka naman bahagi ni Lord kailanman? Pero yung mga nawalay sa kanya ay dati nang kasama niya. Amen. Yung sinasabi ni Hope, nansaan ka, Hope? Yun ang sinasabi sa Biblia. Amen. Sa aklat ni Hope, nansaan ka, Hope? Nung magsigawan ng mga anghel. Nung magsigawan at mag-awitan ng mga anak ng Diyos. Right there in the mind of God, we were all there fellowshipping in a mysterious way. And now, itong nakikita natin ngayon ay manifestasyon lamang nung misteryo, nung fellowship na nagsimula sa langit. At pinagpapatuloy lang natin dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kaya minsan parang kakatuwang kumilos yung preacher nyo. Pero kakatuwa din kayo sumagot sa preaching. This is a fellowship of the oddballs. Glory to God! Praise the Lord. Babaguhin ko yata aking preaching. Oddball na lang. Praise the Lord. But I really enjoyed the fellowship during the camp meeting. And I can say it's one of the best camps that we have ever had. Amen. At ang salita ng Diyos ay dumating in such a way na talagang umabot sa kaibuturan ng ating kaluluwa. And nakikita ko ang reaksyon ng mga tao na hindi ito emosyon lamang, hindi ito magandang sermon lamang, pero ito isang bagay na nagpe-penetrate sa kaibuturan ng ating pagkatao na hindi natin ma-express yung kagalakan natin. We just know that it's the truth. And it's changing us. Na kumbaga, yung mga narinig natin doon sa camp ay mga bagay na narinig natin dati dito sa church natin. Pero kumbaga, parang pinagduktong-duktong, pinagsama-sama at sinabing, oh, di pa ba kayo maniniwala? Kung ano yung narinig nyo doon sa church, yun din yung tinuturo doon sa church ng preacher natin sa camp meeting. Why? Because we're not serving another God here. We're serving the same God that they're serving out there. Hallelujah! Kaya sabi ni Brother Branham, kung titignan nyo, si Pablo saka si Pedro, hindi pa nagkita kailanman. Pero nung magkita sila at nag-check sila, nagpalitan sila ng notes, naunawaan nila na pareho ang kanilang bautismo. Ang turo nila ay sa bautismo. Ang tamang bautismo ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa sila nakita kailanman. Bakit yung Espiritu nagpahayag kay Pablo ay siya ng Espiritu nagpahayag kay Pedro. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord! Kaya kahit magkakalayo tayo, kahit galing sa iba't ibang church, pagka nagsama-sama tayo sa camp meeting, eh may napakasarap ng atmosphere. Bakit? Nagkakaintindihan tayo dahil yung Diyos na nangungusap sa atin sa bawat lokal na iglesia, ang isang Diyos na nangungusap sa lahat. Hallelujah! I like it that way. Amen? Praise the Lord. Sana na-appreciate nyo yung konting mga binibigay ni Lord sa atin dito. Dahil karamihan po doon sa mga nabanggit sa camp meeting, ay mga nabanggit natin sa mga serye natin. At yun hindi lang, kaya medyo nakasunod kayo. Siguro kung hindi natin narinig yun dati, baka maging masyadong mataas at malalim at lahat yung ating narinig. Pero you see, God prepares His people. God prepares His people. Hallelujah. And yun, ganun kayo kamahal ng ating Panginoon. You see, it's not Brother Ray, but it's Christ in the ministry. Amen. Na naghahanda sa atin. Amen. Nagtataas sa atin unti-unti. Amen. Sa ating antas ng pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. May mga panahon na nahirapan ako na ipangaral ng husto ang message because marami sa inyo hindi pa makasunod. At bilang preacher, nararamdaman yun eh. Diba yung tipong sigaw ka na ng sigaw, nangangasul ka na.
At yung litid mo, halos mapatid na sa lalamunan mo. Pero yung mga tao ay parang, you know, parang umiikot yung mata, yung mga eyeballs nila. Ano sinasabi niya? Pero, praise God, the Lord has a way of teaching the ministry also. Kung paano makipag-deal, paanong aalagaan ang mga anak niya. At ang Diyos, amen, unti-unti, kailangan i-adjust yung pangaral, lahat, hanggang sa makita mong yun ang kanilang kayang sabayan, yun ang kailangan, kaya nilang pakinggan. And then, pagkatapos nilang makasanayan yun, taas mo ng konti, and then, they will follow. Amen? What's that? From glory to glory. Evolving. Always evolving in the Spirit. You say amen? Kung kayo ay 30 taon na dito sa Elect Bride Assembly, at kailangan kayo palaging pangaralan na lamang nung mapang-aliw na mga pangaral, ng matatamis na salita, at paalala na kayo ay mahal ni Lord, at pagpapalain kayo ni Lord, at puro na lamang pagpapala, at you know, kaginhawahan sa buhay ang ating maririnig. At yun, pag di kayo nakarinig noon, ay para hindi kayo na-revive sa inyong pag-attend sa service, something wrong with you, na pag-iwanan na po kayo. Amen. Now, every once in a while, kailangan natin bumaba doon sa level na yun dahil merong mga bagong convert. Amen? Pero isipin nyo kung tuwing service na lamang ay salvation ang ating pag-uusapan. So service na lamang ay prosperity ang ating pag-uusapan at stewardship at lahat. Amen? Paano naman yung mga matatanda na? So you see? Kaya meron tayong Sunday school, meron tayong preaching kung saan mas tinatalakay natin yung mas malalalim na bagay ng mensahe. So, I thank God for the gifts that the Lord has given. Amen, amen to our church. Sa anyo ng mga lingkod niya na narito, mapa bata, kabataan, mapa matanda. Amen. We respect the gift. We respect the gift. And the prophet said, if you cannot respect the person, respect the gift. Respect the office. Amen. Because the Lord has given that to you, amen, to benefit from it. Hallelujah. Praise be to God. Mm-hmm. Alright, tatayo tayo ngayon para basahin ating teksto. Numbers 23, verse 18. Numbers 23. Alright, isa po sa tatalakayin sa susunod na Men's Fellowship ay ang ano yon? Ang sabi ay ano yung subject natin, Brother Ed? New Year's Resolution. Ayun. Ano ba talaga ang New Year's Resolution sa message? Ha? Because we don't believe in the New Year's Resolution like that of the world. Palagi silang may resolution, na resolution. Amen? Pero, amen, ang nangyayari ay ilusyon. Ilusyon lang nila yung magbabago sila. Bakit? Kasi hindi nila alam yung sikreto ng tunay na pagbabago. Hallelujah. Ang pagbabago ay sa Diyos lang tunay na nanggagaling. At kapag ang pagbabago ay panlabas lamang, galing sa labas na impluensya, dahil lang sinabi ni pastor, sinabi ni kung sinong kamag-anak mo na malapit sa'yo, sinabi ng boyfriend mo sa'yo, hindi magtatagal yan. Pero kapag ang pagbabago ay nanggaling dun sa kaluluwa, amen, by the power of the Holy Spirit, then, amen, hindi mo na kayang, amen, awatin yung pagbabago na nakatakdang mangyari sa taong yun. Bakit? Natanggap niya kung ano yung kailangan para magbago siya. Hallelujah. 23, verse 18, sabi dito. Ito ang gagawin natin ngayon sa taong ito, ang aking prayer, isa sa mga pagbabago natin, ay magdadala pa rin tayo ng Bible hanggang ngayon. Hindi na ako magtatanong kung sino may dala ng Bible ngayon. Baka mapahiya kayo. Nakadepende na lang kayo sa projector. Ah, ang dami kong binigay ng Biblia. Nansan yung mga Biblia nyo? Alright? Susunod na mga linggo, tatanungin ko na kayo kung may dala kayong Biblia. Ngayon, excuse kayo. Lalo na, susunod na taon. Kahit may projector tayo. Amen? Praise the Lord. Dali natin yung Biblia natin. Eh kasi most likely, kung hindi nyo dala yan sa inyong church, malamang hindi nyo yan ginagalaw sa inyong bahay. Praise the Lord. Well,
New Year's resolution. 23:18. Ang sabi dito, and he took up his parable and said, rise up, Balak, and hear. Hearken unto me, thou son of Zippor. Verse 19. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? And hath he spoken, and shall not make it good? Verse 20. Behold, I have received commandment to bless, and he had blessed, and I cannot reverse it. Alam natin kung saan ang gagaling dito si Balaam dahil gusto ni Balak na sumpain niya ang Israel para sa kanya. Right? Pero ginawa niya lahat ng magagawa niya tuwing gagana yung kanyang kaloob as a prophet. Bagamat siya ay bulaan, yung kaloob niya ay tama. Naintindihan niyo yung nakaraang pag-aaral natin. Ito sa mga nakakasunod sa serye, mas naintindihan niyo to. Kung hindi kayo, na-miss kayong bahagi ng serye, you can always go back to the website at doon po ay review niyo para mas maintindihan niyo pagka umaten kayo at ang tinatalakay yung mga kasunod ng bahagi ng ating serye. Alright? So pwedeng ang tao ay bulaan, pwedeng ang tao ay mali, pero yung pahid niya ay tama. Amen? Napakatagal niyo na sa mensahe para maintindihan niyo yan. Okay? Hallelujah. Na... Amen. Ang anointing, ang spirito ay lumalakpak kapwa sa mabuti at masama. Ang ulan ay lumalakpak sa mabuti at sa masama. Ang Diyos ay nagkakaloob kapwa sa mabuti at masama. Pero hindi ibig sabihin na lakpakan ka ay naging mabuti ka na kahit ikaw ay masama. Ang ulan ay hindi nagbabago sa binhi. Ang ulan ay nagpapatubo lamang dun sa kung ano ang laman ng binhi. Alright? Okay. So, kailangan ko sabihin yan para maintindihan nyo ng gusto ang ating pagtalakay na gagawin. Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Pwede idagdag sana dito ni Balaam, gusto ko man dahil sa gantimpala. Gusto ko man baguhin lahat ng mga pinasasabi ni Lord. Yung blessing na lumalabas sa akin bibig. Eh, may gusto ko sanang balikta din dahil dun sa alok mo, Balak, pero hindi ko magawa. Amen. Verse 21, he had not beheld iniquity in Jacob, neither had he seen perverseness in Israel. The Lord, his God, is with him, and the shout of a king is among them. May the Lord add his blessings to the reading of the word. Mari tayo magsipo. Amen. This is Balaam, part 3. Balaam, katlong bahagi. At sa pagtalakay natin sa buhay ni Moses, this is actually part 25. So iwanan muna natin yung tunay na propeta dahil sa paglalakbay ng Israel ay nakasalubong nila ang isang bulaang propeta. Hallelujah. So ito'y parang kumbaga nasingit po sa ating pagtalakay bago po alisin si Moses sa eksena at ang Diyos ay makagawa ng isang dakilang bagay. Ay madadaanan natin itong propetang ito na kung tawagin ay Balaam. Right, dito sa verse 21. I want to read it again. Ang sabi dito. Remember, this is Balaam speaking words of prophecy. Nasa inspirasyon siya ng kanyang kaloob at yung lumalabas sa kanyang bibig ay yun lamang inilagay ng Diyos sa kanyang bibig. Remember yung aking illustration nung nakaraan? Para maintindihan natin kung paano gumagana ang kaloob ng Diyos kahit sa bulaang propeta. Na God can put His words in the mouth of a false prophet and under that inspiration, under the power of the gift, amen, walang magagawang sabihing iba yung propetang yun, kundi yung ayon lamang sa inilagay ng Diyos sa kanyang bibig. Alright? Now, iba yung ang Diyos ay dumating sa kanya. Ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya. The phrase that says
the word of the Lord comes to the prophet ay hindi kailanman in-apply kay Balaam. Because yung phrase na yun, yung pangungusap na yun ay applied lamang sa mga tunay na propeta. Ang salita ng Diyos ay dumarating sa kanila. The word of the Lord came to Elijah. The word of the Lord came to Elijah. The word of the Lord came to Abraham. The word of the Lord came to Ezekiel. The word of the Lord came to Nehemiah. So on and so forth. Hallelujah. But never can you see in the scripture that the word of the Lord came to Balaam. Wala. Kundi ang sabi, lalagyan ko siya ng salita ko sa kanyang bibig. Iba yung nilagyan ka lang ng salita dun sa dinatnan ka ng salita at ikaw ay nabago nung salitang dumating sa iyo. Just like ang paliwanag ko, itong microphone na ito, amen, ay nalalagyan ko ng salita while I'm speaking. Dumadaan lahat ng sinasabi ko dito sa microphone, amen, at sa kung anong paraan, sa sistemang na-invento nila, ay umaabot ito hanggang sa Hong Kong, hanggang sa Singapore, hanggang sa Dubai, sa buong mundo. Hindi ko alam kung paano, pero ito ay ginagamit bilang instrumento. Hindi ibig sabihin na yung microphone na ito ay nagiging Kristiyano at nagiging message believer. Kahit na ano pang pangaral ang dumaan sa kanya, wala siyang kaluluwa na mako-convert. Wala siyang binihi na makikwicken. Ganon din naman ang isang propeta, kung siya'y bulaan at hindi bahagi ng Diyos, pwede siyang padaanan ng salita ng Diyos, pero yung salitang yun ay pinadaan lang sa kanya. Yung salitang yun ay inilagay lang sa kanya for a certain specific purpose. Pero hindi siya mako-convert. Hindi siya magbabago. Can you say amen? Ang nature niya hindi mag-iiba. Because you see, Balaam, kahit pa nga, wala siyang magawa kundi i-bless ang Israel dahil nasa ilalim siya ng inspirasyon ng kanyang kaloob. Amen. Hindi nagbago yung pagnanasa niya para sa gantimpala, para sa promosyon. Makikita nyo, bakit ba susunod-sunod siya dito kay Balak? Alam nyo na nga ayaw ni Lord eh. Bakit? Kasi nagbabakasakali pa rin siya. Sinusubukan niya pa rin, amen, na kahit pa nga hindi niya magawang sumpain ang Israel sa pamagitan ng kanyang kaloob, naghihintay siya ng pagkakataon na magawa niyang sumpain sila para makuha yung gantimpala. So ang puso niya ay hindi nababago nung mga salita ng Diyos na pinadadaan sa kanyang bibig. Because he was a false prophet. Pero sa mga tunay na propeta, yung mga salitang dumadaan sa kanila, it becomes them. Kaya kung ano yung prophecy, amen, tungkol sa kanila, ipinamumuhay nila. Bakit? Kasi meron silang bahagi ng Diyos sa kanyang kalooban, amen, meron silang binhi ng Diyos na bahagi ng salita, na kapag dumating ang salita, yung salita at yung salita ay magyayakap. Can you say amen? Yung salita ay ano, makikipag-isa sa salita. Hallelujah. Ganun lang kasimple yun. Hallelujah. Ganun lang ang sagot doon sa matagal nyo ng tanong, bakit merong mga tao, kahit anong gawin mo, amen, pakita mo na sa Biblia, patunayan mo na sa maraming paraan, from Genesis to Revelation, pagkatapos ng lahat, amen, sasabihin, kulto ka siguro. Because there's nothing there to quicken. There's nothing there to respond to the Word. Kahit papadaanin mo lahat ng sermon ni Brother Branham dyan sa taong yan. Amen? Abay, pwedeng manatili yan sa inyong kalagitnaan at mag-preach din at mangaral at mag-quote din, but they will still be a serpent seed. Amen? Bakit? Kasi yung binhi niya ay hindi sa Diyos. Pero kung siya ay sa Diyos at bahagi ng salita, ano man yung dumaan sa kanya, ano man yung dumating na salita sa kanya, hallelujah, ay kanyang imamanifest sa kanyang buhay. Become a part of Him. Alright, so sana naintindihan nyo. Hindi pa nagtatagal, ay kinausap itong si Balaam ng kanyang alagang asno. At may layunin din lahat ng yun. Okay? In a way, the Lord was showing Balaam, kahit pa lagyan kita ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin nun yung magiging tunay kang propeta. Dahil, naalala mo, yung asno mo ay nilagyan ko ng salita ng tao. Tama ba? Pinagsalita kong tulad sa tao. At hindi ba nakipagkatiranan pa sa'yo? Pero, yung asno mo ba ay naging tao? Yung asno ay asno pa rin kahit na dinatnan ng salita ng tao.
So ganun din naman, ang bulaang propeta ay mananatiling bulaang propeta kahit lagyan ng Diyos ng tunay niyang salita. Malinaw ba? Amen. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. So ang mga anak ng Diyos, yun lamang ang tunay na mako-convert. Hallelujah! Alright. So, sabi niya dito sa kanyang bahagi ng kanyang propesya. Sabi sa verse 21, read it again. He had not beheld iniquity in Jacob, neither had he seen perverseness in Israel. Kung tatagalugin ko ito, pwede natin sabihin ng ganito, hindi siya nakakita kailanman ng anumang kalikuan kay Jacob o katampalasanan kay Jacob, ni nakakita man siya ng kalikuan sa Israel. Now, hindi niyo ito matatanggap bilang katotohanan if you don't have the right understanding. Bakit? Kasi kailan lang doon sa mga sinundang kabanata ay napakaraming pinatay ni Lord sa mga Israelita dahil sa pagre-rebelde. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Dahil sa bulong-bulungan. Can you say amen? Hallelujah. Pinagpapatay ng Panginoon at pinarusahan ng Panginoon. Hallelujah. Pero bakit sinasabi ngayon nitong si Balaam in the inspiration of the Holy Spirit? Sa ilalim ng kanyang kaloob. And this is now God speaking through a false prophet. But it's still the truth. Ano ito? Ang Diyos ngayon sa kanyang paningin sa Israel ay in-express niya ang kanyang damdamin sa kanila. Ang sabi ni Balaam, he had not beheld iniquity in Jacob. Neither had he seen perverseness in Israel. Hallelujah! Bakit walang nakikitang kalikuan ng Diyos sa Israel? Si Jacob saka Israel, isa lang po yung pinatutungkol na nun. Okay, ang bayan ng Israel. Bakit ganun? Dahil gusto ko ang alalahanin niyo palagi na hindi lahat ng Israel ay Israel. Nung magrebelde ang ilan sa kanila, hindi lahat ng Israel ay nagrebelde. Nung hindi mo nang palataya yung ilan sa kanila, nung magkaroon ng problema, nung magkaroon ng revolt, hindi lahat ay nagrevolt. Bakit? Kasi merong bahagi ng Israel na hindi naman talaga Israel. At yung nanatiling tapat, can you say amen? At supported dun sa message, sa messenger of the hour. Hallelujah! Yun ang tunay na Israel. Kumbaga may dalawang bahagi, si Jacob or si Israel. O sabihin na natin sa katawan ni Jacob noon, di ba? Sometimes he was addressed as Jacob. Sometimes he was addressed as Israel. Bakit? Kasi sa loob ni Jacob ay may Israel. Yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga pagkakamali, yung bahagi niya na palaging natatakot at nangangamba at nadidisappoint, yung bahagi niya na nagkakamali palagi, yung bahagi niya na gustong gumanti, yung bahagi niya na hindi magkaroon ng pananampalataya, ay hindi po yung tunay na siya. Yun yung hakob na bahagi niya. Pero yung Israel, hallelujah, ay bahagi niya na nagwagi kasama ng Diyos, nagwagi sa lahat ng hindi pananampalataya. Yung bahaging yun ni Jacob, hindi kailanman nang hina, hindi kailanman nagduda. Can you say amen? Hindi kailanman na-depress, hindi kailanman nalungkot. Amen, baka hindi mangyari yung sinabi ni Lord. Hindi kailanman nag-alinlangan, hindi kailanman nagkasala, hindi kailanman nag-rebelde. Can you say amen? Hallelujah. So you see, depende yun sa inyong tingin. Depende kung saan nyo pinapatungkol yung sinasabi nyo. Kaya nung sabihin ni Lord, sa pamamagitan ni Balaam, wala akong nakitang kalikuan o katampalasanan kay Jacob. Ang tinitingnan niya ay yung mga tunay na bahagi ng kanyang kaisipan. Yung tunay na Israel. Hallelujah! Dahil kahit sa New Testament nang sabi, not all Israel is Israel. Kung paanong not all bride is bride. Hindi lahat na nagsisimba dito ay tunay na mananampalataya. May dalawang bahagi pa rin. Amen. At kung ibabalik natin sa ating sarili individually, ganun din yun. Amen. Kailangan ng magkaibang mensahe yung dalawang bahagi nyo. Dahil minsan, yung mensahe ni Lord dumadating dito sa pulpito ay saway. Para kayong
Para kayo minsan iniihaw. Dinidikdik, pinupokpok. At lahat na. Bakit? Kailangan kasi. Kasi meron tayong bahagi na siyang palaging nanghihina. Nagdududa. Meron tayong bahagi na hindi pa rin converted hanggang ngayon. Na kailangan paluin at ituwid. Bakit? Kasi masyadong mapag-alinlangan. Nakadepende sa kanyang nararamdaman at sa kanyang nakikita physically. Pag nakita siya ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, eh may nagdududa na siya kagad doon sa pangako ng Diyos. Eh ang problema, yung pangako ng Diyos, hindi nakaluklok doon sa laman. O kaya sa pangdaman ng Espiritu, ang pangako ng Diyos ay nakaluklok sa puso. At kapag umiral yung ating pagkakob, hallelujah, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng mensahero niya sa likod ng pulpito, at minsan ang pangaral ay puro saway. Amen, puro tadyak, suntok, sipa, at lahat. Bakit? Kasi merong hakob na kailangan sawayin. Merong hakob na kailangan paalalahanan. Merong hakob na kailangan paluin. Pero may mga pagkakataon, ang mga pangaral ay ano, pagpapatibay na kayo ay bahagi ng Diyos. Hallelujah! Na hindi kayo maaring maligaw, mapahamak, hindi kayo maaring malayo sa Kanya. Bakit? Kasi meron kang isang bahagi sa iyong kaluluwa. Hallelujah, na bahagi ng Diyos. Hindi pwedeng mamatay kung paano ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mapahamak kung paano ang Diyos ay hindi pwedeng mapahamak. Sing walang hanggan ng Diyos. Hindi pwedeng magkasala kung paano ang Diyos ay hindi pwedeng magkasala. Hallelujah. Kaya kailangan ma-differentiate niyo yung ikaw sa ikaw. Minsan pagka nasasaway ka at alam mong tama, dapat sabi mo, Lord, salamat. Salamat. But I recognize it's not my soul. Kaya mo ginagawa yan, kaya mo ko pinapagalitan ngayon, Lord. Kaya po ganyan mga aral yung aming pastor ngayon, Lord. Kasi mahal mo ko. Gusto mo ituwid ang aking buhay. Kaya tinutuwid mo si Jacob. But in my soul, I never sin anymore. Naunawaan niyo ako? Doon sa kaluluwa mo, kung ito'y bautismado at selyado ng Espiritu Santo, hindi na yan nagkakasala kailanman sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan, nananatili sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, merong dalawang batas. Merong batas ng kasalanan na gumagawa sa aking katawan. Merong batas ng katwiran na gumagawa sa aking kaluluwa. Yeah. Minsan meron ko mga gustong gawin, hindi ko magawa. Paano? Si Jacob ay nagsasalita. Si Jacob ay humahadlang. At minsan, masyado ko napapakain si Jacob. Yung aking asong itim, mas lumalakas siya kaysa sa aking asong puti. At may mga pagkakataon na dahil sa malakas-malakas ang tinig ng asong itim ko, ay napapasunod ako. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala ang aking kaligtasan. Hindi ibig sabihin nun na hindi na ako elected. Hallelujah! Sa aking kaluluwa, I can never be unelected. Hallelujah! Oh! Amen. Kung gusto niyo ng eternal security, that's eternal security for you. Hallelujah! Hindi eternal security ng Baptist o ng Methodist o kung anumang grupo. But God, eternal security. God's eternal security. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. No wonder sabi sa Biblia, mapalad ang taong hindi ibibilang sa kanya ang kasalanan. Romans chapter 4 verse 8. Psalms 32 verse 2. Doon galing yun. Ibig sabihin, magkakamali sila, kakasala sila, dahil merong elemento sa kanilang buhay na hindi converted, meron silang hakob. Pero sa tunay na Israel, ay walang binibilang na kasalanan. Paano ibibilang kasalanan? Sa bahagi ng Diyos sa iyong kaluluwa. Ito para mo tayo sinabi yung makasalanan ng Diyos. Pagka nagbilang ka ng kasalanan sa taong iyon na pinili ng Diyos na hindi ibilang ang kasalanan sa Kanya. Praise be to God. You might say, ang sarap pala natin, Brother Ray.
Pwede na tayong maglasing, pwede na tayong magdisco, pwede na tayong magwala, pwede na tayong mambabae, at hindi bibilang ni Lord! Pagka nagnanasa ka pa rin ng ganyan, hindi ka kasama ron. Hindi ka kasama ron. Because when you're born again, your desire will be so different. Your desire will be changed. Amen! Hindi ka na magpa-practice ng kasalanan. Maaring madulas ka, dahil sa kahinaan ng laman, makagawa ka ng mali. Pero sa kaluluwa mo, hindi mo yun nagugustuhan. Kinalulungkot mo yun. Ang malalim na pagnanasa mo ay lugurin lamang yung nagligtas sa'yo. Parangalan lamang, hallelujah, yung bumago sa'yo. Parangalan naman yung lamang yung tumubos sa'yo. So be the name of the Lord. Alright, ngayon, naiintindihan natin bakit ganito ang sabi ng Diyos through Balaam. Nasabi, I have not beheld iniquity. Napakaraming kamalian na nagawa, naganap sa kalagitnaan ng bayan, pero hindi pala tinignan ni Lord yun. Bakit? Bagamat hindi pa nabububo ang dugo ng kordero ng Diyos. But the mere shadow was enough. Dahil yung shadow ng animal's blood, amen, ano? Kumukonekta dun sa kanyang kaisipan. Dahil sa kaisipan ni Lord, kailan namatay ang kordero? Before the foundation of the world. Kung tutusin, tapos na ang katubusan. Dahil it's settled in the mind of God. The lamb was already slain. Pero merong salitang inilalaan bawat, sa bawat panahon at kailangan luminya ka doon para magkaroon ka ng pakinabang doon sa sinabi niya sa kanyang kaisipan. Para magkaroon ng epekto yon sa iyong buhay, kailangan ko ano yung salita sa iyong panahon. Hallelujah, tanggapin mo, makipag-isa ka ron. At sa panahon ni Moses, sa panahon ito, ay binigyan sila ng provision sa pamamagitan ng mga alay na hayop at dugo ng hayop para takpan ang kanilang kasalanan. And when they do that in the right revelation, amen, at sila ay nakipag-isa doon, yung pakinabang ng redemption sa isip niya, lambs laid before the foundation of the world, ay napapakinabangan nila because they are one with the word of their age. Sundan niyo ako? Kaya bagamat ang daming kamalian, ang daming rebellion dun sa Israel, pero pagtangin ni Lord, wala akong makita. Wala akong makita. Ang nakikita niya ay ang dugo ng kordero. Hallelujah! Sabi ni Barry Benham, pag ikaw ay tumingin, amen, sa mapula, sa pamamagitan ng pula, ang makikita mo ay puti. Subukan niyo yun. Kumuha kayo ng cellophane na pula at tumingin kayo sa kulay na pula, sa isang bagay na kulay pula, ang makikita niyo ay puti. Amen. Napaka-simple mga illustration pero nagpapakita ng katotohanan ng Diyos. Ang dugo ng Diyos ay pula. Pero ang kasalanan niyo ay mapulang mapula. Pero kung kayo ay nasa ilalim na ng dugo ni Kristo, ang tingin ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pagtingin ng Diyos sa inyo, kahit na gaano kapula ang inyong kasalanan, kahit gaano kadilim ang inyong nakaraan, hallelujah, ay wala siyang nakikitang kasalanan sa inyo. Because you are under the blood. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Palagay ko, isang verse lang, tapos na tayo. He had not beheld iniquity in Jacob. Neither had he seen perverseness in Israel. At higit pa niyang pinaliwanag, ang sabi dito sa susunod na bahagi, the Lord, his God, is with him. Itong talagang dahilan. Kaya ala siya walang makita ang kasalanan at kalikuan sa bayan na yan dahil kasama nila ang Diyos. God
was ready to be identified with them. Sa kabila ng kanilang mga kahinaan. In other words, amen, sagot ko ang lahat. Dahil ang bayang ito ay pinili ko bago pa itatag ang sanglibutan. Remember, hindi sila pinili dahil sa mabuti nilang gawa? O bakit sila, bakit aalisin nila yung pagkapili sa kanila dahil sa pamamagitan ng kanilang masasamang gawa? Eh, pinili nga sila, wala silang ginagawa eh. Intindihan nyo? Bakit ngayon si gagawin ni Lord na dahil sa gumawa kayo ng masama, hindi ko na kayo pipiliin? Pinili mo na yan kahit di pa sila gumagawa na kahit anuman eh. So hindi nakabase dun sa gagawin mo. Ang basehan ng pagkapili ay biyaya ni Lord. Pagpili niya. Hallelujah! Hallelujah! Hindi dahil sa mas mabait ka kesa sa Baptist. Maraming taong mas mababait sa atin. Hindi nakukuha yan sa kabaitan. Maraming mababait na tao na susunugin sa impyerno. Ang hinaharap ni Lord ay katuwiran. At ang katuwiran ay makukuha lamang pag tinanggap mo yung matuwid na isa. Walang sino mang matuwid, si Kristo lang. Pag tinanggap mo siya, ang katuwiran niya ay ibibihis niya sa iyo. And that's grace. Hindi dahil sa ginawa mong mabuti, hindi sana naman pagsisikap mo, kundi pinili ka niya before the foundation of the world by grace. Hindi niya pinili ang Israel dahil sa mabuti nilang gawa, dahil sa mas mainam silang bayan kesa sa iba. Kundi sabi niya kay Abraham, alika Abraham, pinili kita. Sumunod ka sa akin. Dadali kita sa isang lupain na dinadaluyan ng pulot at ng gatas. Hindi po hiningan ng biodata si Abraham. O ng CV. Sabi, tignan ko muna kung ikaw ay qualified. But no, by His election. It's unconditional covenant. Niya sinabi, kagagawin mo ito, Abraham, pipiliin kita. No. Amen. Ginawa ng Diyos yun nang walang kondisyon. I have made you a father of many nations. Amen. Walang kondisyon. Unconditional covenant. I've already blessed you. Sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain. Sino mang sumumpa sa iyo ay susumpahin. Ay, sa Lord, nag-uusap kami kagabi. Habang nandun kami sa lamesa, pinag-usapan lahat ng mga narinig natin sa camp meeting. And in-extend namin yung revival dun sa bahay. At sabi ko, naalala ko, amen, ang Pilipinas. Amen? Kaya naging Christian nation. Or, let me say it this way. Kaya dito sa Pilipinas, sa Asia, isa sa pinakamaraming believer ng message nito. Dahil ang Pilipinas ay nagpala sa Israel nung panahon ng Holocaust. Tayo lang, ilan sa mga bansa na nagbukas ng ating pintuan para kupkupin yung mga Israelita na tumatakbo, amen, sa persecution galing sa iba't ibang lugar. And particularly, Marikina. Hallelujah! Nabasa niyo ba yun sa history? Yeah, nag-isip sana ako lumipat, pero nung mapag-usapan namin, hindi na ako lilipat, dito na lang. Sino man ang magpala sa Israel ay pagpapalain! Sino man ang sumumpa ay susumpain! Hallelujah! Kaya mag-ingat kayo dun sa mga sinisiraan nyo, sinusumpaan nyo. Baka pinagpala ni Lord yan. Why? But Israel is on the shadow. Kung totoo yun sa Israel, eh mas totoo yun sa spiritual Israel! Paano mo susumpain ang taong pinili ng Diyos, pinagpala niya before the foundation of the world? Pag ginawa mo yan, lahat ng klase ng sumpa darating sa iyo. Let's be the name of the Lord. Praise God. Mm. So ang sabi niya, itong dahilan, the Lord, His God, is with Him. So ang kaibahan natin, this is what makes us different. Hindi dahil sa mabuti tayo? Hindi dahil sa maraming guwapo sa atin?
kundi dahil kasama natin ang Diyos. It is His presence. Hallelujah. It is His presence that separates us from the rest. Presensya niya. Patuloy na umuhubog, patuloy na nagpo-protect, patuloy na nag-iingat sa atin yun ang dahilan. Sabi the name of the Lord. Nung ikaw ay maselyuhan ng kanyang Espiritu Santo sa iyong kaluluwa, parang sinabi na ng Diyos, aakuin ko lahat ng responsibilidad sa taong ito. Akong bahala sa kaluluwa niya. Ang sabi ni Jesus, ang Ama ko ay higit na dakila kaysa sa lahat ng iba pa at walang sino mang makakaagaw sa inyo sa kanyang kamay. Hindi ang pagnanasa ng mga serpent seed na siya ay mahulog sa kasalanan ang mag-aalis sa kanya sa aking kamay. Hindi anumang pagsisikap ng sinumang tao na siya ay, you know, masira, sirain, masumpat lahat. Hindi po pwede yun because I'm taking the responsibility. Sino mang kumalaban dyan sa naselyo ng Espiritu Santo yan, ako ang kalaban. Paano mo ngayong lalagyan ng kasalanan? Si Kristo. Paano mo ngayon dadalhin sa impyerno? Si Kristo. Paano mo ngayon ipapahamak? Si Kristo. Paano mo papatayin? Si Kristo. Ang sagot, hindi pwede. Hindi pwede. Kaya nga, hindi ka pwedeng mapahamak. Hindi ka pwedeng, hallelujah, mapunta sa impyerno. Kung tunay kang nabautismo ng Espiritu Santo, ikaw ay selyado, datatakan hanggang sa araw ng iyong katubusan. Kinuha niya lahat ng responsibilidad para alagaan ka, tiyakin na walang kasalanan, walang pag-aalinlangan, walang anumang bagay na masama na mangyayari sa kaluluwa mo. Amen? So what's that? Kaya pala ganun, ang Panginoong Diyos ay kasama nila. Kaya ganun, ang Panginoong Diyos ay nakadikit na sa kaluluwa mo. Naselyuhan ka na. Kaya wala na siyang nakikitang katampalasanan sa iyo. Wala na siyang nakikitang kamalian sa iyong kaluluwa dahil siya ay nakadikit sa iyong kaluluwa. And not only that, ang sabi niya, and the shout of a king is among them. Shout of a king! You see, pag merong isang hari na merong full control sa kanyang kaharian, he actually is the commander-in-chief during battle. At kapag siya isang hari na nirerespeto at pinagpapasakupan ng kanyang mga sakop, he can lead them to victory. Hallelujah! Right! And God, we know, is not just a king. He's the King of Kings. At ang sabi ni Balaam, amen, o ang sabi ng Diyos, through Balaam, isipin niyo, kung ikaw si Balak at inupahan mo tong lalaking ito para sumpain yung mga kalaban mo at nung magsalita ito, mga pinagsasabi. Ano kayo magawa? Masabunutan. Inupahan kita para sumpain. Hindi ganyan! Pero sabi nga ni Balaam, ano magagawa ko kundi sabihin ko ano lang yung nilagay ng Diyos sa akin bibig? Kaya makinig ka, ito yung nilagay ni Lord sa akin bibig. Walang nakikitang kasamahan, kasalanan. Hallelujah. Ang Diyos ay kasama nila at may sigaw ng hari sa kanilang kalagitnaan. At sabi ni Balak, teka muna, akala ko walang kaayusan niyang Israel na yan. Akala ko walang hari yan. Ang sabi ni Balaam, kumbaga, kung ipapaliwanag niya, nung ako'y mapunta doon sa fourth dimension kung saan nakikita mga pangitain, na ako'y may angat ng aking kaloob bilang propetang gulaan, ay narinig ko ang tinig ng hari nila! At yung tinig ng hari nila, ito yung pinaparinig ko ngayon sa iyo. Kasama nila si Lord.
pinagtatanggol sila ni Lord. Kaya lagot ka, bala. Remember, takot na takot si Balak dahil sa dami ng Israel. At ang takot niya baka pagdumaan sa kanila, utasin silang lahat. Di ba? Ubusin sila dahil narinig niya rin kung anong ginawa ng Israel sa lahat ng bayan na dinahanan nila. Kaya ayaw niya nang padahanin. Kaya bago pa lumapit ng gusto niya ipasumpa ng Israel. Ang problema, yung lumalabas sa bibig ni Balaam ay yung pabor ni Lord sa bayan. At yung protection ni Lord. At yung paghahari niya sa bayan. He is the commander-in-chief. Yes. Yung sigaw ng hari is the rallying voice to rally the host of God. Yun. Diba? Pag meron kayong maayos na kaharihan, ang tinig ng hari ay malinaw na napapakinggan. Tutunog ba ang trumpeta? Kung walang makakaunawa, paano kung tumunog ang trumpeta at hindi alam nung nakarinig ko anong dapat niyang gawin, ang sabi sa Corinthians? Pero ang sigaw ng hari ay may ibig sabihin. Ang command ng commander-in-chief ay naintindihan ng kanyang mga tropa. At ang sinasabi dito ni Balaam, ng Diyos sa pamagitan ni Balaam, amen, Balak. Kung meron ka masamang balak, huwag mo na ituloy. Dahil yung hari ng Israel ang kalaban mo. Dahil itong mga sinasabi ko sa iyo ay tinig niya. At ang tinig niya, amen, ay nagsasamon sa kanyang mga tropa. Hindi lamang physical na mga tropa, hindi lang mga Israelita ang tinutukoy doon. Ang host ni Lord, ang kanyang mga sundalo, ay kasama yung mga anghel. So naintindihan yun somehow ni Balak na kung ang hari ay may sigaw at may hari ang Israel, ibig sabihin meron siyang control sa kanyang kaharian at kaya niyang irali ang kanyang mga tropa, hindi lamang yung mga taong Israelita, kundi pati mga anghel. Hallelujah. Remember si Jacob? Kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob dahil pinaalala ni Lord sa kanya na merong dalawang hukbo. Alala niyo sa isa ng mga serye natin, hindi lang yung literal na Israel, kundi may makaling ang alangit na hukbo na nakaantabay sa kanila sa tuhina. And so merong sigaw ng hari sa kalagitnaan ng kanyang pinili. Yan ang nagpapaiba sa atin. Sa iba mga grupo ay may sigaw ng seminaryo. May sigaw ng bishop. Hallelujah! May sigaw ng kung sinong tao, pero sa gitna ng pinili ay may sigaw ng hari. Hallelujah! Hallelujah! May sigaw ng hari na nagsasamon, amen, sa lahat ng anghel, amen, kung kailangan. Kapag ang Diyos ay nandyan, you can be sure may mga anghel siyang kasama. Kung kasama ng Israel ang Diyos, ibig sabihin nun, may hukbo siyang kasama. Praise the Lord. Kaya nga sabi nung likod ni Elijah, si Gehazi, sabi niya, Lord, buksan mo ang mata nitong lingkod kong ito. At binuksan ni Lord ang paningin ni Gehazi at nakita niya, laksa-laksang mga anghel ang nakapalibot sa kabundukan. Kaya palang sabi ni Elijah, mas marami ang kakampi natin kesa sa kalaban natin. Huwag kang matakot. Relax ka lang. Hallelujah! Minsan may mga panahon parang napakarami ng ating kalaban, napakalaki ng oposisyon, parang hindi na natin kaya. Buksan nawa ni Lord ang inyong paningin. Para makita nyo nakasama nyo siya at nasa gitna natin ang tinig ng hari. Kung kailangan niya mag-utos ng mga laksa-laksa anghel para sumaklolo sa iyo sa particular na sitwasyon niyo, gagawin niya. Huwag ka lang lalayo sa kanya. Huwag ka lang tatalikod sa kanya. Huwag kang susuko dahil merong kahirapan kang dinadanas. Huwag kang tatalikod. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Stay put. Dahil mag-uutos siya sa pamamagitan ng kanyang tinig. Hallelujah na mga anghel na sasaklolo sa iyo.
Hallelujah. There is a voice. There is a shout of a king. Sabi dito sa, as we close, Psalms 47 verse 5. God is gone up with a, what? Shout. God is gone up with a shout. You see? May sigaw ng hari. It's the same shout. Hallelujah. The same voice. Na nagbuhay kay Lazarus mula sa mga patay. Why? Because he is the King Theophany. Anong ginawa ni Lord? Tinawag lang naman yung Theophany ni Lazarus. Bakit? Because he is the King Theophany. At tayong mga anak niya ay mga Theophany din naman. Bahagi niya. Mga mumunting Diyos, ang sabi nga ng ating propeta. Na nasa kanya na before the foundation of the world, nung ipanganak kayo dito sa ibabaw ng lupa, may bahagi yung Theophany niyo na hiniwalay niya at nilagay niya sa inyong kaluluwa, and that's his seed. Pero yung Theophany niya, yung Theophany ng bawat isa sa inyo, ay na kay Lord. At pag siya'y bumababa, ibig sabihin nun, nandyan din yung Theophany mo. Naintindihan niyo? Nandyan din siya. Kung kasama niyo si Lord palagi, ibig sabihin, may anghel din kayong kasama palagi. Kaya ang sabi ni Brother Branham, ang tunay na may anghel lang, may guardian angel ay yung mga elected. Dahil sila lang ang may Theophany. Bahagi ng Diyos. Walang hanggang kasama ng Diyos. Praise the Lord. Eh, pardon me. So sabi ni David, God is gone up with a shout. Kahit anong direksyon ng kilos ni Lord, meron siyang sigaw. Amen. Pag-aakyat siya, may sigaw. At sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ang sabi, the Lord Himself shall descend with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Sabi ni David, nung umakyat siya ng may sigaw. Pero sa ating panahon, ang sabi, nung bumaba siya, ay bumaba siya ng may sigaw. Hallelujah! So the same king that was with Israel is the same king that came down. Amen. Sa anyo ng ulap, 1963. Isang mahiwagang ulap, hindi nila maintindihan hanggang ngayon at gusto nilang pamalihan. Pero gusto ko yung sabi ni Brother Francis sa meeting, nung bumaba yung ulap na yun, hindi yun ordinaryong ulap. Nung umakyat si Lord, nung siya'y mabuhay na magli, at nakita ng mga disipulo sa kanyang pagkakyat, amen? At siya'y umakyat sa pamagitan ng ulap. Hindi yun ordinaryong ulap. Meron siyang kasamang mga anghel na nagmistulang ulap sa kanyang paligid. Kaya sabi ni Brother Branham, yung ulap na yun ay nabuo sa pamamagitan ng pagbaba ng mga anghel sa kanya. Siya'y dinampot at inaas siya sa mataas na riyam para utusan na ipangaral ang pitong tatak. Amen! Sabi niya yung mga anghel na yun, ang bumuo ng ulap. Kaya sabi niya, kung titignan niyo mabuti, makikita niyo yung mga pakpak ng anghel. Hallelujah! Yeah. Hallelujah! Hallelujah! And, sana maintindihan nyo, sa pamamagitan ng pagbaba ng Diyos, amen, to open the seals, sa ating panahon, 1963, ay kanyang inilapit din ang ating mga Theophany. Ang kasama niya mga anghel, ay hindi lang yung pitong anghel ng kapanahon ng iglesia, kundi mga anghel niyo, mga Theophany niyo, laksa-laksang anghel, na bumuo, can you say amen, ang ulap na yun? At Theophanies are represented in the cloud. Hallelujah! Para sabihin, mga anak, malapit na. Malapit na. Malapit na. Hallelujah! Kayo damputin ng inyong mga Theophany para palitan ang inyong atoms, palitan ang molecules sa inyong katawan in a body change. And you will meet Him in the air. Pamagitan ng kanyang pagbaba na may sigaw, ay narinig natin ang kalooban ni Lord sa panahong ito. Amen. Mayroong sigaw sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Hallelujah. Tayo lahat ay magsitayo.
Oh God. Jesus. Ama naming banal, na narito ngayon sa aming kalagitnahan, nagpaparinig ng iyong tinig sa pamamagitan ng ministry. Nilululhati ka po namin. Sasalamatan ka namin. Paligid naming naintindihan ngayon ang mga talatang ito sa Biblia, ang mga kwentong ito sa lumang tipan. Hindi pala ito isang magandang kwento lamang na kinakwento namin sa mga anak namin dahil magandang pakinggan, kundi ngayon dahil binuksan mo ang pitong tatak na nakapalibot sa aklat na ito na aming alam bilang ang Biblia. Ay yung kinalas nung ikaw'y bumaba bilang kordero ng Diyos. Upang sa tuwing babasahin namin ngayon ang Biblia ay maging isang bagong aklat ito. Dahil kung dati hindi namin maunawaan, kung dati hindi kami makakuha ng kung anumang bagay sa aming pagbabasa. Pero ngayon, sa ating babasa kami ng kwento kahit sa Old Testament, ay nakikita namin ang kabuluhan sa aming buhay. At nagagawa na namin ilagay ang aming sarili sa kwento. At natutukoy namin na yun, mga pangyayaring yun, ay nangyari bilang ehemplo, bilang anino ng mga bagay na darating. At ngayon, nakikita namin ang mga pangyayari sa aming paligid bilang pag-uulit lamang ng kasaysayan. Alang sabi mo nga, Ama, wala pong anumang bagong bagay sa ilalim ng langit. Yung ngayon ay nangyari na dati. Na ngayon ay pinare-realize mo lang sa mga bagong tao na sa ibabaw ng lupa. Pinauunawa mo lamang sa pamagitan ng mga pangyayaring nakaraan na ito rin ang nangyayari ngayon. Ama, nawa makita namin ang aming lugar sa mga tamang tao sa kwento na aming tinatalakay. Nawa hindi kami ma-identify kay Balak o kay Balaam lamang. Na bagamat gifted, bagamat may kaloob para makontak ka, Ama, may spiritual gift, pero hindi na bago ang kaluluwa. Dumaan ang salita mo, pero hindi naging anak mo ang mga kailanman. Oh God, nawa, ang pagdating mo sa amin ay hindi lamang dumating sa anyo ng kaloob o spiritual gift that we can prophesy or even we can preach, Lord. Dahil kung dumating ang presensya mo sa pamagitan lamang ng isang kaloob sa aming buhay, a gift can never save us, Lord. Yes. A gift can never rapture us, oh God. Yes. A gift can never convert us. Yes. Pero kung ikaw ay darating sa amin, sa anyo ng habag mo at biyaya at pag-ibig, then kami ay mababago. Kami ay mapapatawad. Magbabago ang aming gawi. Malilinis ang aming pag-iisip. Ang mga design namin na baluktot ay may tutuwid. At kami ay mahuhumog patungo sa iyong larawan. Oh God, now I understand kung bakit may mga tao na sa ilalim ng message quote the same quotes and preach the same message, pero they never change. Mapalakit pa rin sila, Lord.
Lord, they don't love their brothers, O God. Wala silang pag-ibig sa kapwa nilang mananampalataya. Because you didn't come in revelation, but just in a gift, Lord. But Lord, may you come today sa aming iglesia, sa bawat individual, in revelation, Lord. Dahil ang kapahayagan, Lord, yun ang tunay na magliligtas. Yun ang tunay na babago. Yun ang tunay na magpapatatag. Yun ang magbibigay ng rapturing faith. Dear God, come now, Lord. Buhayin mo kung meron dito mga baguhan na hindi pa nahihipo ng supernatural ang kanilang kaluluwa. Lord, ang presensya mo'y makapal ngayon dito sa aming kalagitnaan. Ayaw mong marinig ng taong yun ang sigaw mo, O Hari. Ayaw mong manuot sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y bahagi mo, ayaw mong siya'y magkaroon ng buhay ngayon. At masimulang sumunod sa iyo, biyayaan mo siya para makasunod sa iyo sa iyong sakdal na kalooban. Tinataas ko sa iyong bawat isa ngayong umaga. Sa taong ito, mga nadarating, ayaw mong masigit na lumalim ang aming pagkakilala sa mensaheng ito, aming relasyon. Nawa, Panginoon, sa ting magkakatipon kami, mag-expect sila ng ganitong klase ng mga pangaral na kanilang ma-appreciate dahil sila ay naitaas mo na rin sa ganung level. At Lord, enjoyin nila bawat gawain. Hindi sila may inip. Hindi sila mababagot. Kundi yun ang magiging kaligayahan nila. Magiging buhay nila. Yun ang pagkukuhanan ng kanilang lakas at ng inspirasyon. Yun ang dadaluyan ng lahat ng tugon sa kanilang pangailangan. Atas ko sa iyo ang buong iglesyang ito sa araw na ito para sa iyong kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart before we go. Just sing it from our hearts this morning. Hallelujah. Let's just thank Him. Let's recognize the presence of the King. Oh, we are not a denomination. We are not an organization. But we are organized by a King. May kaayusan pa rin kahit hindi tayo organizational church. Ang Diyos na hindi Diyos ng kaguluhan, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At kanyang pinadadalo yung kanyang isip para ayusin tayo at magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen. But you have to submit yourself to His Word, to His will, para kayo'y makaranas ng pagkakaisang yan. Hallelujah. God has to open your eyes. So let that be our prayer today. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Hallelujah. Wonderful. Thank you, Lord. Amen. Oh, I want to see. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, I want. Yung magpapabautismo, pwede na pong pumunta ron sa baptismal area. Amen. Dahil gagawin natin ito pagkatapos ng ating awit. Glory to God. Hallelujah. Oh, open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Oh, I want to see you. Yes, Lord. Oh, see you high and lifted up, glory, oh, shining in the light of your glory. Dear God, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
holy, 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 I want to see you. Pwede tayo umupo sandali. Amen. Habang naghahanda ating kapatid, Brother Nemi, para sa ating baptismal service. Hallelujah. Lord bless you, Brother Nemi. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, si Lord. Brother Alan Paul Villa Senior ay nagpasya pong magpabautismo ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Ipapahayag po niya sa atin ang conviction niya bakit nagpasya siya magpabautismo po sa ating Panginoong Jesus. Magandang araw po sa lahat. Kaya lang po ako nagpabautismo para magpatuloy sa ating Panginoon at maging at mapuriyan ko siya ng mas marami pa, Lord. Sa humingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawa ng kasalanan. Gusto ko siyang tanggapin sa aking buhay, aking puso. Brother Alan Paul Villa Senior, yamang hindi mo ikinahiya ang ating Panginoon at tinatanggap mo siya ng buong puso, ay binabautismo ang kita ngayon sa pangalang katasasan at makapangyarihan, Lord Jesus Christ, sa kapatawaran ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa pananalangin sa bago natin, kapatid. Nakasabay ng bautismo na ito ay hingin natin ang bautismo ng Espiritu Santo para sa Kanya. Tayo po yung manalangin. Banal na Diyos na aming Ama na may-ari ng lahat ng bagay at makapangyayari sa lahat, narito ang buong kawan ng Elect Bride Assembly ay sama-samang dumadalangin at humihingi, Panginoon, para sa bago naming kapatid, si Brother Alan Paul Villa Senior, Ama, nakasabay ng bautismo na ito sa tubig, ay bautismuhan mo rin siya ngayon ng bautismo sa Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming marami pong salamat, Ama, at aming pong hinihiling ang pag-iingat at paggabay mo sa Kanya habang kami naghihintay sa pagpapalit ng bagong katawan. Alang-alang sa iyong pangalan, ito po ang aming sama-samang hiling at dalangin. In Jesus' name, Amen. Congratulations. Praise the Lord. Sa susunod na Sunday po ay magkakaroon tayo ulit ng general service. Ibig sabihin, sa umaga lang po ang ating service. Mangyari po kasi ay na-invite ako sa isang anniversary sa Pangasinan ulit. So, babalik po ako ulit sa Pangasinan next Sunday. So, yung ating komunyon na dapat gagawin natin first Sunday ay usog natin ang second Sunday ng January, right? Ano ba susunod na Sunday? January na, right? Diba? Alright, so yung communion natin ay sa second Sunday na lang na ating January. Ng January darating. Pero sa Wednesday, I'll be here. I'll be preaching, being the last service of the year. Sana po yung makabalik kayo para atin pong mapagsamahan yung panahon yun bago lumipat ang taon. Tayo lahat ay tumayo. Amen. At hiling ko si Brother Bert at Cole na siyang magtapos ng ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin ngayong umaga. God bless you. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Yes. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli nagpadala ka ng mayamang mensahe
na nakapagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Salamat po sa iglesyang ito na patuloy mong binibigyan ng pagkain, Panginoon. At hindi mo pinagkukulang hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo sila ng pasto na nanatili, Panginoon, na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, wala na kaming iba pang pasasalamatan na maaari naming itaas kundi ikaw lamang, Panginoon, na patuloy sumasabaybay sa iglesyang ito, Panginoon. O Diyos, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga blessing, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lalo na po sa iyong ginagamit sa iglesyang ito, Pastor Ray, Lord, na patuloy, Panginoon, nakikipagunayan sa iyo upang, Panginoon, masuportahan ang pangangailangan sa espiritual na pagkain ng aking mga kapatid sa dakong ito. At sa tulong, Panginoon, ng mga deacon, mga trustee, ay nagpatuloy po, Panginoon, na nagkaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa ang iglesyang tinatagmo sa dakong ito, Panginoon. Salamat po sa mensahe na aming narinig ngayon at ipinakain mo sa aming mga kaluluwa, Panginoon. At ito'y nagsilbing kalakasan namin sa umbagang ito. At ang lahat ng mga bagay, Panginoon, amin pong ibinibalik sa iyo lahat ng papuri po pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago kayo i-dismiss, gusto ko lang sabihin maraming salamat sa mga patuloy na nagpe-pray para sa akin at nagbigay ng token ng kanilang pagmamahal, mga munting kaloob. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Salamat dahil kabila ng aking mga pagkukulang, kahinaan, mahal niyo pa rin ako. Amen. At ganun din, sa kabila ng inyong pagkukulang at kahinaan, mahal ko pa rin kayo. God bless you. Magkamahal tayo sa isa't isa. Amen. Happy New Year sa inyo lahat. My heart, Lord.